Magandang umaga, Grade 2, Gumamela. Magandang umaga! Ayun, magsimula sa ating aralin, tayo muna ay manalangin. Maaari na itong pangunahan ng ating prayer leader ngayong araw. Sige, Mika. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito na ibinigay nyo para kami ay matuto. Gabayan nyo po kami at tulungan maunawaan ng aming mga aralin. Amen! Amen! Salamat, Mika! Nang ano man po! Mga mga mag-aaral! Magandang umaga po! Masaya ako na makita ulit kayo ngayong umaga. Pero bago natin umpisahan ang ating klase, i-review muna natin ang mga alituntunin sa klase. Nakikita ba ang mga larawan? Apa, teacher. Mga sa unang larawan, anong nakikita nyo? Teacher, nakita ko po sa unang larawan yung microphone po may naka-slash po. Bawal daw po mag-on ng microphone. Mahusay, Lian. Tama yan. Ugaliing nakamute ang inyong mga mic. I-on lamang ito kung kinakailangan. Kung tatawagin ni teacher o kaya kung may itatanong sa inyo. Sa pangalawang larawan, anong nakikita? Mika? Teacher, yung camera po dapat daw po laging naka-on. Katulad ng ngayon. Para nakikita ni teacher ang magaganda niyong mukha. Ano naman ang pangatlong larawan, Faye? Teacher, mayroon pong kamay. Kagaya po nito, sabi daw po magtaas po ng kamay kapag sasagot. Mahusay, Faye. Tandaan na magtaas ng kamay kapag may sasabihin. At anong pinakahuling larawan? Main? Teacher, larawan po ng tenga. Dapat daw po lagi nakikinig. Mahusay, Min. Makinig at respetuhin ang nagsasalita. Meron bang mga lumiban ngayon sa klase, Lian? Teacher, wala pong absent ngayon sa klase po. Mabuti. Nakakatuwang kumpleto ang lahat ngayong araw. Salamat, Lian. At para sa umpisahan ng ating talakayan, balikan muna natin ang naging aralin natin nung nakaraan. Tungkol saan nga ulit ito? Sige, Mika. Teacher, pinag-aralan po natin ang iba't ibang kilos na nagpapakita ng paggalang sa kaklase namin o sa ibang tao o sa ibang bata. Magaling, Mika. At ano-ano naman ang mga halimbawa ng kilos na ito? May nakakaalam ba? Sige, Faye. Teacher, pakikinig po kapag nagsasalita sila at pagrespeto po sa mga sinasabi ng ibang tao o ibang bata. Tama yan, Faye. Natutunan natin sa nakaraang aralin na ang paggalang ay hindi lang binibigay sa nakatatanda, ngunit maging sa inyong mga kamag-aral at kapwa nyo, bata. At dahil bawat araw marami kayong nakakasalamuhang mga tao sa bahay, sa lugar ninyo at sa iba pang mga lugar, may tanong si teacher. Ayan, nagkaroon na ba o naranasan nyo na bang magpakita ng kabutihan sa ibang tao? Opo. Sa paanong paraan? Meron bang gustong magbahagi ng naranasan nila? Sige, Faye. Teacher, isang beses po sa palengke, may nakita po akong lola na nahulog yung mga pinamili niya. Tinulungan ko po siyang pulutin yung mga pinamili niya. Mahusay yun, Faye. Ang pagtulong ay isang kabutihan sa kapwa. Ano naman ang pagtulong ng lola na tinulungan mo, Faye? Teacher, masaya po siya. Tapos po, nagpasalamat po siya sa akin. At ano naman ang pakiramdam pag tulungan ng lola? Isa ba itong magandang karanasan? Apo, teacher, masarap po sa pakiramdam tumulong sa lola po.
Masaya akong marinig yan sa'yo, Faye. Meron pa bang ibang gustong magbahagi? Sige, Lian. Ako po, teacher, tinulungan ko pa yung kaibigan ko maglipat-lipat po ng paso sa bahay po nila sa tapat. Magaling, Lian. Tumulong din si Lian. Ah, ito pong kabutihan sa kapwa. Ayan, salamat sa mga nagbahagi. Nakakatuwang marami na ang nakagawa sa inyo ng kabutihan sa iba. Alam kong marami pang ibang gusto na mag-share, pero marami pang pagkataon mamaya. Dahil ngayon, may ituturo sa inyo si Tina, isang kanta. Handa na ba kayong kumanta? Apo, teacher! Ayan, bago yun, gusto ko munang marinig ang magaganda niyong mga boses. Sige, kantahin nga natin ng sabay-sabay. Do. Marinig. Do. Galing, isang beses pa. Re. Re. Mi. Mi. Mahusay mga bata, magaganda ang mga boses. At ngayon naman tayo ay kikilos. Ihanda ang mga braso. Yan, ang mga kamay. Tayo ay kakanta at kikilos. Panoorin niyo si teacher na kantahin ang kantang ito, pinamagatang kabutihan sa kapwa ko. Panoorin muna si teacher. Marcha muna! Sabayan ang kanta! Patuloy sa kapwa aking gagawin kahit na wala man itong kapalit. Maliit man ang gulong sana'y tanggapin, ipadama natin ang ating malasakit. Tayong lahat ay ang kanta? Tumango kung oo. Ayan, sige, at mag-march ang kaulit. Aking mabait kahit na kanino, tumulong kay nanay sa gawain bahay. Magbigay ng pagkain sa nagugutom, ang mga inaapi ay ipagtatanggol ko. Gustuhan niyo ba ang kanta, mga bata? Apo, teacher! Ang ganda po. Ngayon naman, sasabayan na natin ito. Buksan niyo na ang inyong mga mic para marinig ko ang boses niyo. At gusto ko lahat ay kikilos. Sure, makikita niyo lahat at may gagalaw. Nandali okay, bang lahat? Okay, apo. Si Mika at si May. Yan, ready na po. Sige, simulan natin. Ready na din po ako. Ako din po, teacher. Di nga po tinawag yung name ko. Okay, at yan. Nandang na, ha? Apa. Sige, marcha! Tulong sa kapwa aking gagawin kahit na wala ng itong kapalit. Maliit man ang tulong sana'y tanggapin, ipadama natin ang ating malasakit. Tayong lahat ay magmahalan, para tumulong sa'yo.
Kasi sa yung mga pinakita, pagkilos at pagkanta. Ano sa palagay nyo ang mensahe ng kanta? Sige, Lian. Teacher, tagtutulong po sa kapwa. Tama, Lian. Sinasabi sa kanta na tumulong tayo sa kapwa. Ano ang iba't ibang halimbawa na pinakita dito na pagtulong sa kapwa? Sige, Mika. Teacher, sabi po sa kanta, tumulong daw po tayo kay nanay sa gawaing bahay. Ing, ginagawa niyo ba yun? Tumutulong ba kayo sa inyong mga nanay sa gawaing bahay? Apo, teacher! Apo! Very good. At nalaman natin na sa kanta na tumulong tayo sa ating mga nanay. Pero hindi lang dapat sa nanay natin, dapat sa iba pang member ng inyong pamilya. Kay tatay man, kay ate, o kaya kay lolo o kay lola. Ano pang ibang gawain? O ano pang ibang halimbawa ng pagtulong ginagawa nyo? You say? Teacher, bigyan ng pagkain, nagugutom. Tama, Faye. Pagkain po ng mga classmate ko na nagugutom. Bibigyan ko po sila ng pagkain. Magaling, Faye. Dapat tayo ay mapagbigay sa ibang tao. At kung ano naman ang meron tayo ay ibahagi natin sa iba, lalo na kung walang-wala talaga sila. Meron pa bang ibang pinapakita sa kanta na kabutihan sa kapwa? Sige, Ulian. Teacher, pagtatanggol daw po yung mga nakakape. Tama, kapag may nakitang mga kaklase na inaaway ng iba, anong dapat gawin? Hahayaan lang ba? Hindi po. Dapat ay tulungan. Magaling. May tanong si teacher. Kailangan ba may kapalit kapag gumawa tayo ng kabutihan sa ibang tao? Wala po dapat, teacher. Mika. Teacher, dapat po hindi po tayo humihingi ng kapalit. Tama yan, Mika. Ang tunay na paggawa ng kabutihan sa iba ay walang hinihintay na kapalit. Gagawin natin ito kapag nakakita tayo ng pagkakataon. Maliwanag ba? Apo, teacher! Kung nalaman na natin ang iba't ibang halimbawa ng pagmamalasakit sa ating kapwa, magkakaroon tayo ng gawain tungkol dito. Kali nga ipinakita nyo kanina sa pag-awit at pagsayaw mga bata, natutuwa si teacher. Kanina, nabanggit doon sa kanta ang pagtulong sa ating kapwa. Pero pwede pa natin sabihin sa mas madaling sabi na ito ay pagmamalasakit sa kapwa. So ngayon, sa gawain natin, ngayon mas papalalimin pa natin ang ibig sabihin kung ano nga ba ang pagmamalasakit sa kapwa. Okay, pero bago yun, titignan ko muna kung handa na ba kayo sa gawain ito. Ipakita nga ang mga kamay sa screen. Itaas ang kamay, dalawang kamay, iwagayway ang mga daliri, iwagayway, at ilagay sa harapan o sa inyong mga desk. Okay, very good. Simulan na natin ang pagpapaliwanag at mga gawain. Bago yun, ang buna ang ibig sabihin sa inyo ng pagmamalasakit sa kapwa, tatawag tayo ng isa. Sige, kung gusto sumagot, maglagay ng peace sign sa camera. Yes, Faye? Teacher, ito po yung mga ginagawa natin para po makatulong po sa mga tao na nangangailangan ng tulong sa paligid po natin. Very good, Faye. Mahusay ang iyong sagot. Bigyan natin si Faye na very good clap. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3. Very, very good. Okay. Maganda yung pinakita mo, Faye. Ngayon, gusto ko rin marinig ang mga ideya nyo ng tungkol sa ano ang pagmamalasakit sa kapwa. Gusto ko marinig lahat at makita ang inyong mga sagot. So, maari po bang pumunta tayo sa mentimeter.com. Pwede kayo humingi ng tulong sa inyong mga magulang, sa mga nakakatandang kapatid, sa pagpunta sa Mentimeter. So, itatype lang sa search bar dun sa taas ng
mentimeter.com. At kapag nandoon na sa page, i-type ang code na 1747 1228, o kaya tumingin nilang kayo dito sa screen na pinapresent ni teacher. Ayan. Kung hindi kaya gawin, maaring magpatulong sa mga tao na nasa bahay para makapunta dito. At kung handa na, maaring pindutin ang raise hand button para makita ni teacher na handa na ang lahat. Okay? Okay? Ready na si Sena? Nakapasok na? Ready na rin si Mika? Very good. Ready na din si Min? At ready na si Faye. Magaling, kumpleto na ang lahat. Ngayon, dyan sa Mentimeter, makita natin ang screen kalagay. Ano ang ibig sabihin sa iyo ng pagmamalasakit sa kapwa? Iba mga bata? Yan, very good. Ngayon, itatype nyo dyan kung mga salita. Sa tingin nyo kung ano ba yung ibig sabihin ng pagmamalasakit sa kapwa. Itatype nyo dyan, pwede kayong tatlong beses mag-type hanggang sa may naiisip kayong ideya tungkol dito. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto para gawin ito. Okay, 1, 2, 3, go! Very good mga bata. Okay, tignan natin dito sa screen kung ano yung mga tinype nating mga sagot. Okay. Sena, maari mo bang basahin ang mga malalaking mga salitang makikita mo na nasa screen? Ang nababasa ko po teacher ay pagulong, pagiging mabait sa iba. Ayan, very good. Pagtulong, pagiging mabait sa iba. At pag mga may pagbibigay at pagpapasaya. Very good. So makikita natin yung mga sinagot na dito, parang meron silang iisang definisyon ng mga klase mo kung ano ang pagmamalasakit sa kapwa. Pwede itong pagtulong, pagiging mabait, pagbibigay ng saya, o pagpapagaan ng mga gawain. So mula doon sa ating mga sagot na nakita natin dito sa Mentimeter, sa word cloud natin, masasabi natin ang pagmamalasakit o nagmamalasakit tayo sa kapwa kapag tumutulong tayo sa kanila. Ang pagmamalasakit ay paraan na pagtulong sa kapwa. O kaya naman, ito yung mga magpapakita tayo ng pagmamalasakit kung may mga gawain tayong nakakapagpagaan sa gawain ng iba. At panghuli, ito yung sakit sa kapwa kapag nakapagbibigay ito ng kasiyahan sa ibang tao. Ngayon, tatandaan natin mga bata, kung may gagawin tayo para sa ating kapwa o may gagawin man tayong aksyon, iisipin natin, una, nakakatulong ba ito? Pangalawa, nakakapagpagaan ba ito ng gawain ng iba? At pangatlo, kung nagbibigay ba ito ng kasiyahan? Maari mo bang ulitin, Faye, kung ano yung una? Kapag nakakatulong po sa kapwa, ang pagmamalasakit? Ang pagmamalasakit ay paraan ng pagtulong sa kapwa. Very good. Pangalawa, Main? Pagawain, maaring makapagpagaan sa gawain ng iba. Idugtong natin, ang pagmamalasakit ay mga? Ang pagmamalasakit ay ang mga gawain maaring makapagpagaan sa gawain ng iba. Very good, Maine. At panghuli, maari mo bang basahin, Mika? Ang pagmamalasakit ay nakapagbibigay kasiyahan sa iba. Very good. Okay, bigyan ulit natin yung tatlo at lahat kayo ng very good clap. Okay, 1, 2, 3, go. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Very, very good. Okay, magaling.
dahil alam na natin ang pagmamalasakit sa kapwa, wala na rin yan sa inyo. Kung ba, ako na dapat natin gawin para para maipakita natin nagmamalasakit sa kapwa. Na, tutukuyin naman natin ngayon kung ano ba yung mga gawain nagmamalasakit sa kapwa at mga gawain hindi nagmamalasakit sa kapwa. Meron tayong isang gawain ngayon na tinatawag na hugis braso. Dahil ginagamit natin madalas ang ating mga braso o mga kamay sa pagtulong sa kapwa, kaya gagamitin din natin ito sa gawain ngayon. Pero bago natin simulan ng gawain, gusto ulit makita ni teacher na handa na lahat. Maari bang itaas ang kamay sa screen? Itaas ang dalawang kamay? Itaas ang dalawang kamay? Nakikita ko ang kamay nila Sena, May, Mika, Faye. Ayan, itaas ang mga kamay, iwagayway ang mga daliri, i-exercise ang mga daliri dahil kakailanganin natin ito mamaya. At ilagay sa lapag o sa desk kung ano man ang nasa inyong mga harapan. Very good. Papapaliwanag ni teacher kung ano ang gawain ng hugis braso. Ayan, gumagalaw din yung kamay. Hugis braso. Mga bata, tutukuyin natin kung ang mga larawan na ipapakita o yung mga naka-flashcard sa ating sa screen ni teacher, kung ito ba ay pagmamalasakit sa kapwa o hindi. So, paano natin sasabihin kung may pagmamalasakit pa to o hindi? Kapag nagmamalasakit, kung sa tingin nyo ang mga larawan ay nagmamalasakit sa kapwa, ang gagawin nyo ay ibibilog nyo ang inyong mga kamay. Ganyan. Patingin nga ng mga bilog ng inyong mga braso pala. Dahil hugis braso nga pala ito. Ibibilog nyo ang inyong braso kapag ito ay pagmamalasakit. At kapag hindi naman pagmamalasakit, i-ekis nyo naman ang inyong mga braso sa camera para makikita ni teacher kung ano yung mga sagot nyo. Kaya kailangan naka-turn on ang video, okay? Ayan. Paano ulit pag nagmamalasakit? Tama, bilog. Paano kapag hindi nagmamalasakit? Ekis! Okay, very good. Simulan na natin. Itaas muna ang mga kamay. Pakita ang braso sa screen. Iwagayway ang daliri. At sisimulan natin ang hugis braso. Okay. Bibilang si teacher ng 3 segundo bago niyo ipakita ang sagot. Okay? 1, 2, 3. Thumbs up daw kayo kung ready. Thumbs up kung ready na. Thumbs up. Okay, very good. Para sa unang larawan, nagmamalasakit ba to o hindi? 1, 2, 3. Ipakita sa camera ang mga braso. Bilog ba to o X? Ipakita ang mga braso sa camera. Okay. Ang gaganda ng mga bilog ng mga braso. Si Sena nakabilog, si Mika nakabilog, si Faye, napakalaking bilog, very good. At si Main, okay, nakabilog din. Tignan natin kung ano ang tamang sagot. 1, 2, 3, very good, bilog nga. Tama kayong lahat, okay, bigyan natin ang lahat ng very good clap ulit. Okay, 1, 2, 3, go. 1, 2, 3. Very, very good. Ayan. Okay. Faye, bakit sa tingin mo pagmamalasakit sa kapwa ang nasa larawan? Kasi po, teacher, tinutulungan niya po yung mama niya sa pag-grocery po. Very good. Tama yan, Faye. Bigyan natin si Faye ng very good clap. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Very, very good. Very, very good si Faye. Tama. Naalala nyo kanina kung ano ibig sabihin ng pagmamalasakit sa kapwa. Unan, kung ito ba'y nakakatulong sa iba, pagmamalasakit yon. Pangalawa, kung nakakapagbigay ito ng kasiyahan sa taong tinutulungan. At pangatlo, kung nakakapagpagaan to ng gawain. Ipakita ang thumbs up sa camera kapag nababanggit yung mga sinabi ko. Okay? Nakatulong ba ito? Pakita ang thumbs up. Apo. Very good. Nakakapagbigay kasiyahan ba ito? Thumbs up? Very good. Nakakagaan ba ito ng gawain ng mama ng bata? Thumbs up? Apo. Okay, very good. Thumbs up yung 3. Ibig sabihin, pagmamalasakit talaga siya sa kapwa. Okay,
Dahil tama to lahat, dahil pagmamalasakit to sa kapwa, bigyan natin tong larawan na ito ng check, 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 clap. Okay, 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, check. 1, 2, 3, check, check, na check. Okay, very good. O, manda sa pangalawang larawan, itaas ulit ang braso. O, iwagayway yung mga daliri exercise para sa susunod na larawan. Handa na ba? Okay. Para sa susunod na larawan, ito ba ay bilog o X? Pagmamalasakit o hindi? 1, 2, 3, go! Si Main may galit pa sa pag-e-X. Si Faye din, galit din sa X niya. Parang hindi sila natutuwa sa nakita nila. Si Mika, ganun din. Nagagalit din. Si Sena, lahat sila naka-X. Tignan natin kung tama ba yung sagot ng mga batang ito. Tama! X nga ito! Sena, bakit sa tingin mo X ang larawan ay ito? Bakit hindi siya pagmamalasakit? Teacher, kasi tinatawanan mo yung bata, nalaglag yung friend niya. Oo, X parang inaasar niya, no? Pag nagaganon tayo sa ano, parang inaasar niya yung bata, di ba? Okay, X talaga siya. Dahil ang, di ba, ang pagmamalasakit sa kapwa ay dapat nagbibigay tayo ng kasiyahan sa iba. Tignan ulit natin kung matsitsikan natin lahat nung mga definisyon ng pagmamalasakit natin sa kapwa sa pamagitan ng larawan ito. Pag thumbs up kung nababanggit ni teacher. Nakakatulong ba ang pangangasar sa kapwa? Isa bang halimbawa ito ng pagmamalasakit? Thumbs up o hindi? Hindi. Hindi siya thumbs up. Hindi siya nakakatulong. Nakakapagbigay ba ito ng kasiyahan doon sa tinatawanan niya? Hindi din. Nakakagaan ba sa gawain yung ginagawa ng batang lalaki na yon? Hindi din. Tama kayo. Sa tingin mo, Mika, paano ito gagawin pagmamalasakit sa kapwa itong ginagawa niya? Teacher, pwede po natin itong gawing pagmamalasakit sa kapwa kung hindi niya po tatawanan o kaya naman po tutulungan niya po yung bata. Very good, Mika. Mahusay. Bigyan natin nga si Mika ng very good clap. Okay, 1, 2, 3, go. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Very, very good, Mika. Tama. Para mas maging pagmamalasakit ito sa kapwa, mas maigi siguro na pag yung natapon ng batang babae yung candy niya, tutulungan dapat siya nung lalaki, imbis na asarin. Dahil una, pag tinulungan niya, matutulungan niya, machi-check. Mabibigay kasiyahan dun sa iba, batang babae, check ulit. At mas mapapagawaan niya ang gawain ng babae dahil hindi niya na kinakailangan pang yumuko. Diba? Dapat ganun dapat. At tatandaan mga bata, hindi dapat tayo nangangasar sa iba, lalo na kapag may nangyari sa kanilang aksidente, nadapa sila, dapat hindi ganun. Dapat tutulong tayo dahil naniniwala ako ang mga estudyante ko ngayon sa klase ay mga mapagmalasakit. Okay. Handa na ba sa susunod na larawan? Pakita ang thumbs up. Teacher. Very good, Faye. Tingnan natin mga thumbs up ba sa screen? Okay, ready na sila. Para sa susunod na larawan, tingnan natin kung pagmamalasakit na to o hindi. Okay. At ang nalarawan ba ay pagmamalasakit o hindi pagmamalasakit? 1, 2, 3, go! Ayan, nakikita ko, nakabilog si Mika, nakabilog din si Sena, nakabilog parang nag-iinat si Faye at si Main. Okay, titignan natin kung pagmamalasakit ba ito o hindi. Ano kaya ang tamang sagot? Very good! Ito ay bilog. Dahil tama lahat, bigyan natin tayo lahat ng very good clap. Okay, 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, 1, 2, 3, very, very good! Okay. Okay, Sena, ano bang nakikita natin sa screen na larawan? Ano ba to? Ano bang nakikita, ano bang ginagawa nung batang babae? Teacher, naghuhulog po siya ng pera sa box. Siguro po ibibigay nila yan sa mga naapektuhan ng bagyo kasi po may ulan na picture.
Very good, Sena. Tama yung sagot mo. Bigyan natin si Sena ng very good clap. Okay, 1, 2, 3, go. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Very, very good, Sena. Very good. Etong nasa nasa larawan ay nagbibigay ng donasyon. Ang tawag dito sa pagbibigay na ganito ay donasyon. Nakikita natin sa larawan yung batang babae ay may hinuhulog siyang pera doon sa box ng donasyon na nakalagay na may parang umuulan. So, ibig sabihin, maaring ito ay para sa mga donasyon na ito para sa mga nasalantan ng bagyo. Ayun, ang pagdo-donate mga bata o pagbibigay ng donasyon, ito ay ang pagbibigay natin ng kahit anong bagay na makakatulong doon sa pinagbibigay natin ng donasyon dahil maaring nasalanta sila, na nasunugan, na problema sa kalusugan nila, kailangan nila ng tulong, ganoon siya. At kapag nagdo-donate tayo, nagbibigay tayo ng donasyon mga bata, dapat hindi tayo naghihingi ng kapalit dahil dapat ito ay bukal sa ating puso. Ngayon, tingnan natin kung machichika natin lahat ng definisyon ng pagmamalasakit. Ipakita ang thumbs up sa screen kung mababa kung tama ang mababanggit ni teacher kung mapapakita ba sa larawan, okay? Una, nakatulong ba ang donasyon sa kapwa? Pagmamalasakit ba ito? Kita nga ang thumbs up? Very good. Tama, nakakatulong nga ito. Nagbibigay kasiyahan kaya ito sa iba? Very good. Tama, nakakapagbigay ito ng kasiyahan sa iba. At pangatlo, nakagaan ba ito para sa binibigay natin o sa gawain ng ibang tao? Pagmamalasakit ba ito? Very good. Tama, dahil check lahat ng kategorya, ng definisyon ng pagmamalasakit sa kapwa sa larawan na ito, pagbibigay ng donasyon. Bigyan natin ito ng check, check, clap. Okay, 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, check. 1, 2, 3, check. Check na check. Okay. Yan, mga bata. Manda tayo para sa susunod na larawan. Okay. Ano kaya ito? Pagmamalasakit o hindi pagmamalasakit? 1, 2, 3, go. Ito ba'y bilog or ito ba'y X? Sige, tingnan natin. Ah, naka-X si Faye. Naka-X din si Mika. Naka-X din si Charmaine. At naka-X din si Sena. Wala, ano kaya nangyayari? Bakit kaya X to? Sige. Main, ano ang nakikita mo sa larawan? Teacher, yung sa larawan po, parang nagkakalat po yung dalawang bata. Tapos po yung nanay po nila nagulat na nagkakalat sila. Oo, parang yung nanay nila naka tapos parang may nakakagalit na mark yung nanay. Bakit kaya sila nagkakalat? Nako. Tama ka diyan, May. Mukhang may problema nga dun sa larawan. Mika, bakit sa tingin mo hindi pagmamalasakit ito? Kasi po teacher, pinapahirapan po nila yung maglilinis. Naglilinis ka ba sa bahay, Mika? Natulong ka ba sa mga nanay mo? Opo, teacher. Lagi po akong nagwawalis tapos pinaguhugas din po ako ng plato. Very good. Very good yun, Mika. At kapag kung ikaw nasa katayuan ng mama mo, kung may nakita kang makalat, dalip at madaming hugasan, madaming kalat sa lababo, syempre, magaganon ka rin parang sa nanay, oh. Ang daming kalat. Tama, hindi nga yan pagmamalasakit kasi hindi nila napapagaan ang trabaho ng kanilang mama. So, titignan lang natin lahat ng definition ng pagmamalasakit. Oh. Pakita ang thumbs up sa screen at thumbs down kapag hindi pagmamalasakit ito, okay? Pagmamalasakit ba ito dahil nakakatulong sila sa mama nila? Thumbs down, tama. Nakakapagbigay kasayahan kaya ito sa mama nila? Masaya ba ito? Hindi, thumbs down din. Nakakagaan ito ng gawain sa nanay. Thumbs down din, mukhang thumbs down. Hindi siya nakakagaan. Tama, mga bata. Sena, sa tingin mo, paano mas magiging pagmamalasakit sa kapwa ito? Pagmamalasakit sa magulang natin. Teacher, para po maging pagmamalasakit, sa halip po na magkalat sila, dapat po tulungan nila maglinis yung mama nila. Very good, Sena. Bigyan nga natin Sena na very good clap. Okay, 1, 2, 3, go. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Very, very good. Okay, tama. Para mas maging mas pagmamalasakit sa kapwa ito,
pagmamalasakit sa magulang. Imbis na magalat yung mga bata, dapat tulungan na lang nila mag-ayos yung mama nila sa kusina dahil hindi lang naman sila si mama nila makakinabang dito rin sila nagluluto ng pagkain. Lalo na sa panahon ngayon, kailangan malinis tayo sa ating mga ginagamit at mga kinakain para makaiwas sa sakit. Ayan. Okay? Next na larawan, handa na ba? Ipakita nga mga braso, mga hugis braso natin sa camera. Iwagayway yung mga daliri. At ilagay sa lapag. Very good. Tingnan natin ang susunod na larawan. Tama, mali nga yan. Okay, mga bata, bilog ba to or ekis? Okay, 1, 2, 3, go! Bilog, 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 bilog! Mukhang nag-heart pa si Sena. Gusto niyang ituloy yung bilog na naging heart. Ayan, bilog si Sena, bilog si Faye, bilog si Shermaine, at bilog si Mika. Mga cute na bilog ang aking mga mag-aaral. Tingnan nga natin kung tama kayo. Bilog nga! Very good! Mika, ano ang nasa larawan? Bakit sa tingin mo din na bilog dapat ito pag mamalasakit ito? Kasi po, teacher, pag mamalasakit ito sa kapwa, kasi po yung lalaki, tinutulungan niya po yung babae na tumayo. Very good, Mika. Bigyan natin si Mika ng very good clap. Okay, 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, 1, 2, 3, very, very good. Okay. Pag mamalasakit ito kasi tumutulong siya. Tinutulungan niya yung bata. Hindi katulad ng nakaraang nalarawan na inasara niya pa yung bata bago niya, hindi niya tinulungan. Sige, tingnan natin kung matchecheckan natin lahat ng definition ng pagmamalasakit sa kapwa. Tumutulong ba ito sa kapwa? Tumutulong ba ang batang lalaki ito sa kapwa niya? Pag mamalasakit ba ito hindi? Mag-thumbs up o hindi sa camera? Thumbs up! Tumutulong siya sa kapwa. Kung mamalasakit nga ito. Pangalawa, nagbibigay kasiyahan ba ito doon sa tinutulungan niya? Pag mamalasakit ba ito? Tama, nagmamalasakit siya kasi nakakapagbigay siya ng kasiyahan sa tinutulungan niya. Pangatlo, nakakagaan ba ito para doon sa binibigyan niya ng tulong o sa kapwa na tumatanggap ng kanyang tulong? Okay! Thumbs up. Dahil thumbs up itong lahat, bigyan natin to ng check-check club. Okay, 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, check! 1, 2, 3, check! Check na check! Okay, very good! Ayan mga bata, tapos na ang ating gawain. Nakita ko lahat nag-participate at aktibo sa ating gawain. Bigyan natin lahat na isang masigabong very good clap. Okay? 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, 1, 2, 3, very, very good sa inyong lahat. Yung tatandaan natin mga bata, ang pagmamalasakit sa kapwa ay kailangan pagtulong natin sa kapwa. At ang mga kapwa na ito, pwedeng ito ay ating mga magulang, mga kaibigan, o mga kakilala natin. Pangalawa, dapat nagbibigay ito ng kasiyahan sa ibang tao. Dahil kapag nagbibigay tayo, ay pag nagmamalasakit tayo, yung tumatanggap nito ay nasisiyahan. Dahil pag tayo ay binibigyan din ng tulong, sisiyahan din tayo. At pangatlo, pagmamalasakit ito kung nakakagaan sa gawain ng ating tinutulungan. Kaya lagi natin tatandaan mga bata, pag nagmamalasakit tayo sa kapwa, maaring makapagpaganda ito ng kapaligiran dahil mas kagigiliwan tayo ng mga tao sa paligid natin. At ang pagmamalasakit ay tanda ng isang mabuting mag-aaral. Bigyan nga ng heart ng lahat. Ito kasi yung heart ni Sena kanina, napakaganda. Okay. Very good. Magaling ang mga ipinakita nyo sa ating talakayan kanina mga bata. Para mas matandaan natin ang lahat ng ating pinag-aralan sa araw na ito ay magkakaroon tayo ng isang pagbubuod. Itataas nyo lamang ang inyong kamay kung nais nyo sumagot sa mga katanungan ni teacher. Maliwanag ba iyon? Apo teacher! Apo teacher! Ayan, maraming salamat. Kung gayon ay magsimula na tayo. Ang unang tanong ni teacher sa inyo ay, ano nga muli ang pagmamalasakit sa kapwa? Sino ang gustong sumagot? Yes, Faye! Teacher,
Teacher, ang pagmamalasakit po sa kapwa ay pagtulong sa iba upang mas gumaan po ang kanilang ginagawa. Mahusay, Faye. Tama nga ang iyong kasagutan. Iyan nga ay pagmamalasakit sa kapwa. Sino pa sa inyo ang nais sumagot? Sige, Lian. Teacher, ang pagmamalasakit po sa kapwa ay yung masasaya po sila sa gagawin natin kasi po napapagaan po natin yung mga gawain po ng ating kapwa po. Mahusay, Lian. Tama nga, iyan nga ay pagmamalasakit sa kapwa. Kaya naman, bigyan natin si Faye at si Lian ng 2 thumbs up dahil tama ang kanilang mga kasagutan. Ngayon naman, magtungo tayo sa ating 2 katanungan. Bakit mahalaga ang pagmamalasakit sa kapwa? Sa tingin nyo, bakit kaya mahalaga ang pagmamalasakit sa kapwa? Sige, Lian. Si Lian muli. Teacher, mahalaga po nagmamalasakit tayo sa kapwa kasi po pag nagmamalasakit po tayo, nagiging mabait po tayo tapos po nakatulong din po tayo sa iba. Mahusay na kasagutan, Lian, dahil nga ang pagmamalasakit sa kapwa ay nakakatulong tayo sa iba. Sa paraan na yon ay napapasaya natin sila o napapagaan natin ang kanilang mga gawain. Kaya naman dahil tama ang sagot ni Lian, bigyan natin siya ulit ng thumbs up. Bigyan natin siya ng thumbs up. Maraming salamat mga bata. Sino po kaya ang nais sumagot sa katanungan na ito? Bakit mahalaga ang pagmamalasakit sa kapwa? Sena, bakit kaya sa tingin mo mahalaga ang pagmamalasakit sa kapwa? Teacher, kasi po napapasaya po natin yung mga tinutulungan natin. Mahusay, Sena. Napapasaya natin ang mga taong natutulungan natin. Kaya naman, bigyan ulit natin ng thumbs up si Sena dahil sa kanyang kasagutan na iyan. Maraming salamat, mga bata. Ngayon naman, magtungo tayo sa 3 katanungan na meron tayo. Gusto ko namang marinig ang boses ni Main. Main, paano mo mapapakita ang pagmamalasakit sa iyong kapwa? Teacher, mapapakita po natin ang pagmamalasakit sa kapwa pag tumutulong po tayo at wala po tayong hinahanap na kapalit. Mahusay na kasagutan, Min. Yan nga ay pagmamalasakit sa kapwa. Isa nga yan sa paraan kung paano mo maipapakita ang iyong pagmamalasakit sa kapwa kapag hindi ka humihingi ng kapalit. Sino pa ang nais sumagot dito? Sino pa ang nais sumagot sa kung paano nila maipapakita ang kanilang pagmamalasakit sa kapwa? Sige, Lian. Doon po sa talakayang teacher, pwede po daw tayo magpakita ng pagmamalasakit sa mga simpleng pagtutulong po sa nanay, pagbibigit ng donasyon, ganun po teacher. Pagbukal po sa loob doon. Mahusay na sagot, Lian. Tama ka dyan. Sa pagtulong sa nanay, sa pagdodonate sa mga nangangailangan, at sa iba pa na nabanggit kanina sa talakayan. Kanina nakita ko si Sena, gusto niyang sumagot sa ating gusto niyang sumagot sa katanungan na ito. Sena, paano mo maipapakita ang iyong pagmamalasakit sa kapwa? Teacher, halimbawa po, nahihirapan na magbuhat ng isang bagay. Ang gagawin ko po, tutulungan ko po siya pag nahihirapan siyang magbuhat kasi po gusto kong tumulong sa kanila at kaya ko po itong gawin. Mahusay, Sena. Dahil kaya naman itong gawin ni Sena, ay gagawin niya ito. Kaya naman, ito rin ay isang paraan sa pagpapakita ng pagmamalasakit sa kapwa. Gusto ko na lang din marinig si Faye. Faye, ano naman ang, paano mo naman maipapakita ang iyong pagmamalasakit sa kapwa? Teacher, may papakita ko po yung pagmamalasakit sa kapwa sa paraan po na imbis na itapon ko po yung mga gamit na pwede pa pong pakinabangan ay ibibigay ko na lang po ito sa mga nangangailangan o sa mga
natamaan po ng matinding sakuna po kasi po wala po silang gamit or kakayahan na bumili ng bago po para po sa pangangailangan nila, teacher. Magandang kasagutan, Faye. Maraming salamat sa napakagandang kasagutan na iyan. Mahusay yan, Faye. Imbis na itapon natin ang mga gamit na maaari pa namang mapakinabangan, ay i-donate na lang o ibigay na lamang ito sa mga nangangailangan. Kaya naman, para sa lahat, bigyan natin ng lahat ng thumbs up dahil napakaganda ng bawat kasagutan nyo. Yan, mahusay ang aking mga mag-aaral. Mga bata, naalala nyo ba nung nakaraang meeting gumamit tayo ng Padlet? Apa, teacher! Ayan, so mayong araw gagamit ulit tayo ng Padlet para sa huling bahagi ng ating pagbubuo. Ayan, isi-send ni teacher ang link sa ating Google Meet chat box gaya nung nakaraan. Maaari nyong pindutin ang link para makapunta na kayo sa Padlet. Kung nahihirapan, maaaring magpatulong sa mga nakakatanda sa inyong bahay para kayo ay makapunta na sa ating website na Padlet. Ayan, lahat ba ay napindot na ang link? Apa, teacher. Mahusay. Kung ganon, mahusay. Ngayon, nakita nyo na ba ang katanungan dyan sa Padlet? Apa, teacher. Apa. Maaari mo bang basahin ang katanungan, Faye? Okay po, teacher. Sabi po dito, ibahagi ang isang karanasan na nagpakita kayo ng magmamalasakit sa kapwa at kung ano ang natutunan niyong kahalagahan mula rito. Ayan, mahusay. Dito ay ibabahagi nyo ang isang karanasan kahit maikli lamang na kung saan sa tingin nyo ay nagpapakita kayo ng pagmamalasakit sa inyong kapwa. Sasabihin nyo rin kung ano ang inyong natutunan na kahalagahan mula rito. Mga bata, kung nahihirapan, maaring magpatulong sa mga nakakatanda sa inyo. Maaring pwede kayong isang pangungusap o dalawang pangungusap lamang. Bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto para sumagot at tatawag si teacher ng 2 magbabahagi mamaya. Okay lang kahit hindi nyo matapos ang nais nyong isaulat o ibahagi dyan. Dahil titignan naman yan ni teacher pagkatapos ng ating klase. Maliwanag ba yon? Ayan, mukhang busy-busy na ang lahat. Lahat sila ay sumasagot na. Nakikita na ni Teacher Mika sa Padlet. Ayan, si Lian Pumasin, si Faye Jubilin, si Sena at si Min ay sumasagot na. Yan, mahusay mga bata. Nakikita ko na nagta-type talaga sila dahil may dumalabas sa ating Padlet. Itaas lamang, ay pindutin lamang ang raise hand button kung tapos na kayo ha. Ayan, tapos na si Lian. Mahusay. Sino pa kaya? Si Faye, tapos na rin. Yan, marami nang tapos na magbahagi ng kanilang mga karanasan. Ang galing naman ng mga batang ito. Si Sena rin, tapos na. At si Min, tapos na rin. Ayan, mahuhusay na mga bata. Ngayon, maaari ko bang tawagin ang unang natapos na si Lian para ibahagi ang kanyang karanasan na nagpapakita ng pagmamalasakit sa kapwa at ano ang natutunan niyang kahalagahan mula rito? Teacher, sasagot ko po, sabi ko po doon, tumulong po ako kay Mami maghugas ng pinggan po. Mahusay! Nagmamalasakit po ako doon kasi po masaya po si Mami ng pagkatapos. Tapos gumaan din po yung trabaho niya. Tapos teacher, natutunan ko po doon na
dapat po naghuhugas po, nagtutulong na po tayo sa mga simpleng gawaing bahay po kasi po baka masasayahan po si mami, mga mama po natin kasi gumagaan po yung mga gawain po sa bahay. Mahusay na kasagutan, Lian. Ang iyong karanasan nga isang nagpapakita ng pagmamalasakit sa kapwa o sa iyong pamilya. Tinudungan mo ang mama mo na maghugas ng pinggan at napagaan mo at napasaya mo siya. Ngayon naman, maaari ko bang marinig ang kasagutan or ang karanasan ni Main? Andyan ba si Main? Teacher, tinulungan ko po yung mama ko magtupi ng mga damit. Tapos po, yung natutunan ko po ay kung paano gumawa ng gawaing bahay at tulungan yung mama ko kasi po napapasaya ko po siya. Mahusay, Main. Isa nga, ang karanasan mo nga ay isa sa nagpapakita ng pagmamalasakit sa kapwa o sa iyong pamilya. At natutunay mong kahalagahan dyan ay napapasaya mo at napapagaan mo ang kanilang gawain. Mga bata, yung iba babasahin na lamang ni teacher dahil kapos na tayo sa oras. Mamaya babasahin ko ang lahat ng inyong mga ibinahagi. Ngayon, mahusay ang inyong mga ginawa. Kaya naman palakpakan natin ang lahat. Ayan. Para sa mga hindi natawag, nakita naman ni teacher na lahat kayo ay naging aktibo. May mga kakayahang gawin at natutunan ang kahalagahan ng pagmamalasakit sa kapwa. Ngayon, gusto ko malaman nyo na lubos kong ikinagagalak ang klase dahil kayo ay aktibong nakibahagi sa mga katanungan na inihanda ko sa inyo at sumagot pa kayo sa Padlet. Tandaan na isa ang pakikinig at pakikisama sa klase sa mga halimbawa ng pagmamalasakit sa kapwa. Dahil tinutulungan nyo ang guro, tinutulungan nyo si teacher at inyong mga kamag-aral upang magkaroon ng maayos na daloy ang mga aralin at para matuto ang lahat. Ayan mga bata, ngayong tapos na tayo sa ating diskusyon. Aalamin naman ngayon ni teacher kung talaga nga bang may naintindihan kayo sa ating tinalakay kanina. Tayo ngayon ay magkakaroon ng sagutan laro kung saan ang bawat slide ni teacher ay mayroong mga katanungan at mayroon ding mga pangalan ng mga estudyante o mag-aaral na sasagot doon sa tanong na iyon. Para sa ating unang round, ito ay isang tanong lamang, di ba? Napakadali lamang. Ang gagawin lamang ng estudyante o ng mag-aaral na nakalagay ang pangalan sa itaas ay sasabihin kung ang pangungusap o ang tinatanong ay oo o hindi. Pagkatapos ay magtatawag si teacher ng iilan sa inyo kung siya ba ay sumasang-ayon at ipapaliwanag kung bakit. Nakikita niyo ba ang mga pangalan niyo sa gilid, mga bata? Apo, teacher! Nakikita niyo rin ba ang mga thumbs up na iyan sa itaas? Apo, apo! Ayan, mahusay dahil bawat sagot niyo ay magkakaroon kayo ng thumbs up na ilalagay ni teacher sa gilid ng inyong mga pangalan dahil kayo ay very good. Naintindihan ba mga bata? Apo, teacher! Kaya, simulan na natin. Para sa unang katanungan, sino kaya ang mapipili? Okay, si Mika! Si Mika ang nakaatas na sumagot sa katanungan. Ang tanong ay, mahalaga ba na magmalasakit tayo at gumawa ng mabuti sa ating kapwa? Ano ang sagot mo, Mika? Ito ba ay oo o hindi? Teacher, malaki pong oo ang aking kasagutan. Ayan, salamat Mika. Titingnan natin kung ang sagot ba niya ay tama o mali. At ang sagot niya ay tama, oo nga ang sagot, mahalaga na magmalasakit tayo at gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Dahil dyan, bibigyan natin si Mika ng isang thumbs up. Mika, nakita mo ba ang thumbs up sa gilid ng iyong pangalan? Apo, teacher, may score na po ako. Ayan. Ngayon naman, bakit kaya mahalaga ito? Maaari ko bang tawagin si May? Bakit mahalaga na magmalasakit tayo at gumawa ng mabuti sa ating kapwa? Kasi
ko, maganda po na nakakagawa tayo ng mabuti sa kapwa natin, lalo na po kapag kailangan po nila ng tulong natin. Ayan, napakahusay, Maine. Hanggat maaari, ay tumulong tayo sa abot ng ating makakaya, lalo na kapag mayroon tayong kapwa na nangangailangan ng tulong, di ba? Tandaan nyo na kahit kayo ay mga bata pa lamang, napakarami yun ang pwedeng magawang mabuti sa inyong kapwa. Naiintindihan ba? Opo, teacher. Opo, teacher. Ayan. Dahil sa mahusay na sagot ni May, ay bibigyan natin siya ng isang thumbs up. Ayan. Maaari ko naman bang tawagin ngayon si Sena? Ikaw ba ay sumasang-ayon sa sagot ni May? Magbigay ka ng iyong sariling karanasan, Sena. Opo, teacher. Kapag po kasi gumagawa ako ng mabuti sa kapwa, halimbawa po sa aming bahay, tinutulungan ko po ang nanay ko sa paglilinis ng bahay. Kapag natutuwa po siya sa akin dahil tumutulong po ako, nasisiyahan din po ako, teacher. Ayan, napakagandang halimbawa naman yan, Sena. Ikaw ay may thumbs up. Dahil tayo ay nasa panahon ng pandemya, mga bata, limitado na ang ating pwedeng magawang mabuti sa ating kapwa, kung kaya't dapat nating simulan sa ating mga tahanan ang paggawa ng mabuti sa ating mga kapamilya. Kagaya na lamang ang sinabi ni Sena, siya ay tumutulong sa kanyang nanay sa paglilinis ng kanilang bahay. Kayo ba mga bata, kayo ba ay gumagawa ng mabuti sa inyong mga nanay at mga kapatid? Apo. Apo, teacher. Ayan, mahusay kung ganoon. Ngayon tapos na tayo sa unang round, dumako naman tayo sa pangalawang round. Mayroon akong inihandang mga sitwasyon kung saan kayo ay magbibigay ng inyong aksyon sa nabasang sitwasyon para malaman ko kung paano nga ba kayo magmamalasakit sa inyong kapwa na nasa sitwasyon. Ganoon pa rin ha, ang mga pangalan ng magbabasa at sasagot ay nasa itaas ng sitwasyon. Maliwanag ba mga bata? Opo. Ayan. Para sa unang sitwasyon, ang napiling sasagot ay si Sena. Tinatanong ang sitwasyon na ito kung ano ang iyong sagot. Pakibasa ako, Sena. Hi po, teacher. Habang ikaw ay naglalaro kasama ang iyong mga kaibigan sa parke, nakita mo na may isang batang mag-isa habang nakaupo sa duyan. Nakatingin lamang siya sa inyo at baka sa kanyang mga mata ang pagnanais na makasali sa inyong laro. Ngunit baka din sa kanyang mukha na siya ay nahihiya. Ano ang iyong gagawin? Ngayon, Sena, base sa unang sitwasyon, paano ka kaya magmamalasakit sa batang nasa sitwasyon, Sena? Teacher, sa palagay ko po, ang bata po ay gustong makipaglaro pero yun nga lang po, nahiya po siya dahil di po namin siya friend. Ang gagawin ko po, teacher, lalapitan ko po siya at papasalihin ko siya sa aming laro para hindi na po siya mag-isa at para po kapag maglalaro kami sa susunod, kasali na po agad siya kasi friend na po namin siya. Ayan, napakahusay naman ang iyong sagot, Sena. Dahil dyan ay meron ka ulit, thumbs up para sa pangalawang round. Tama, mga bata, kapag may nakikita kayong mga bata na gustong sumali sa inyong laro, huwag nyo itong ipagtabuyan bagkos ay anyanyahan nyo silang sumali sa inyong laro para sila ay sumaya rin. Sa ganitong paraan nyo, maipapakita ang pagmamalasakit at paggawa ng mabuti sa inyong kapwa-bata o inyong kalaro. Naiintindihan ba, mga bata? Opo, teacher. Ayan, para naman sa ikalawang sitwasyon, ang napiling sasagot ay si Lian. Ano raw ang iyong sagot, Lian? Pakibasa ng ikalawang sitwasyon. Nakita mong kararating lamang ng iyong nanay galing sa palengke. Baka sa kanyang mukha ang pagod buhat ng init sa labas at bigat ng kanyang mga pinamili sa palengke. Bilang isang anak, papaano ka magmamalasakit sa iyong nanay? Ayun, Lian. Base sa ikalawang sitwasyon, papaano ka kaya magmamalasakit sa iyong nanay kung ikaw ay nalagay sa sitwasyon na iyan? Teacher, ang gagawin ko po ay bibigyan ko po muna si nanay ng water po kasi po baka po siya ay nag-uuhaw na po, tapos pagkatapos po, sasabihin ko po kay nanay na ako na lang po magligpit ng kanyang mga
grocery po para po hindi na siya magpagod at papapaupuin ko po lang po si nanay. Ayan, napakaganda naman ang iyong sagot, Lian. Dahil dyan, ikaw ay may thumbs up para sa ikalawang rounds. Nagpapatunay lamang na ikaw ay isang mabuting anak ng inyong mga magulang. Narinig niyo ba ang sagot ni Lian, mga bata? Apo, teacher. Ayan, mahusay kung ganoon. Kapag nakikita niyo si nanay na pagod, siya man ay galing sa palengke o pagod kakagawa ng mga gawaing bahay, bilang isang mabuting anak, dapat kayo ay tumulong sa kanila na maibsa ng kanilang pagod. Sa ganitong paraan, masisiyahan si nanay sa inyong mga mabuting ginagawa. Naiintindihan ba, mga bata? Apo, teacher. Apo. Ayan, ngayon tumako na tayo sa ikatlong sitwasyon. Ang napiling sasagot ay si Mika. Ngayon, pakibasa Mika ng sitwasyon. Okay po, teacher. Oras ng inyong break time sa school. Papalabas na ang lahat upang bumili ng kanilang pagkain sa kantin. Ngunit, nakita mo ang iyong isang kaklase na malungkot na nagpaiwan sa room. Tinanong mo siya kung bakit siya malungkot. Ang sabi niya ay wala siyang baon at nagugutom na. Paano ka magmamalasakit sa iyong kapwa mag-aaral na nasa sitwasyon? Ayan, ang lahat ba'y naiintindihan ng sitwasyon? Mayroon daw kayong kaklase na nagugutom at walang baon. Ngayon, Mika, paano ka kaya magpapakita ng iyong pagmamalasakit sa kanya? Teacher, syempre po, bibigyan ko po siya ng parte ng aking baon. Lalo na po kung hindi ko naman yun mauubos. Palagi pong nagagalit si nanay kapag hindi ko po nauubos yung baon ko. Ngayon po ay para hindi na magalit si nanay at para rin po makatulong ako sa iba, ay i-share ko po yung baon ko sa kanya. Nakakaawa po kasi siya, teacher. Ayan, napakahusay naman ang iyong sagot, Mika. Dahil dyan, ikaw ay may thumbs up para sa ikalawang round. Ako ay natutuwang malaman na bukod sa iniisip mo ang iyong kamag-aral na walang baon, ay iniisip mo rin ang damdamin ng iyong nanay. Kaya mga bata, kapag kayo ay may sobrang baon o di kaya ay sa tingin nyo ay hindi nyo kayang ubusin ang inyong baon, maaaring ibahagi nyo na lamang ito sa iba nyong kamag-aral, lalo na yung mga walang baon, di ba? Iyon ba yung nagmawala sakit sa kapwa, mga bata? Apo, teacher! Apo, teacher! Ayan, mahusay kung ganoon. Ngayon naman ay dumako tayo sa ika-apat na sitwasyon. Ang napiling sasagot ay si May. Pakibasa ako, May, ng ika-apat na sitwasyon. Habang ikaw ay pauwi sa inyong tahanan, nakita mo ang isang bata na nagtatapon ng kanyang mga basura sa daan habang ang isang manong ay pagod na nagwawali sa kanyang mga itinapon na basura. Bilang isang bata, paano ka magmamalasakit sa manong na nagwawalis at anong aksyon ang iyong gagawin sa batang nagtatapon lamang kung saan-saan? Ayan, mga bata, makinig kayo ha. Ang sitwasyon na ito ay mayroong dalawang taong kasali. Kung naiintindihan ang binasang sitwasyon, paano ka kaya magmamalasakit sa manong at anong gagawin mo sa kapwa bata na nagtatapon lamang kung saan-saan? Unahin natin ang unang katanungan bago ang ikalawa. Sige, May, ano ang iyong sagot? Teacher, tutulungan ko po si manong pulutin at walisin ng mga basura na itinapon ng bata. Kasi po, teacher, kahit naman po trabaho nila yon ay hindi po dapat natin abusuhin sa pagtapon po kung saan-saan. Ayan, isang mahusay na sagot dyan, May, dahil dyan ikaw ay may thumbs up. Tama, hindi porkit sila ay basurero o tagalinis ng mga daan, hindi dapat natin sila itrato ng kakaiba sapagkat sila rin ay mga tao na may damdamin kagaya natin. Sabi nga ni May, hindi dapat natin sila abusuhin. Ngayon ay dumako naman tayo sa ikalawang tanong. Anong aksyon naman kaya ang gagawin natin sa ating kapwa bata na siyang nagtatapon kung saan-saan? Maaari ko bang tawagin si Sena? Teacher,
Ang gagawin ko po, kakausapin ko po siya. Paanong paraan kaya, Sena? Teacher, tinuro po kasi ng nanay ko na kapag meron pong batang salbahe, dapat daw po hindi po sila mas inaaway pa. Kasi mas lalo daw po silang magiging salbahe. At di po nila maiintindihan na ang ginawa nila ay hindi tama kung di natin sila kakausapin. Kaya po sa tingin ko, teacher, dapat po pagsabihan po natin ng bata na ang ginagawa niya ay mali. Napagtapon lamang kung saan-saan kasi po mas mahihirapan ang nagwawalis at basurero po. Napakaganda naman ang iyong sagot, Sena. Mayroon kang thumbs up para Rian. Narinig niyo ba ang sagot ni Sena, mga bata? Opo, teacher! Ayan, mamusay. Hindi dapat natin aawain pa ang bata. Bagkus ay dapat kausapin siya ng maayos na paraan para mas maintindihan niya na ang ginagawa niya ay mali at hindi nagmamalasakit sa kapwa. Ang aksyon at pagkasabi rin natin sa bata ay nagpapakita rin ang pagmamalasakit natin sa kanya upang siya ay isang maging mabuting bata. At upang kumuha rin siya ng mga magaganda at pagmamalasakit sa kanyang kapwa. Naiintindihan ba mga bata? Opo. Ayan, ganoon dapat mga bata. Ngayon naman ay dumako tayo sa ikalima at ikahuling sitwasyon. Ang napiling sasagot ay si Lian. Lian, ano ang iyong sagot? Pakibasa, Lian. Habang ikaw ay naglalaro ng bike kasama ang iyong kaibigan, napansin mo na ang kadena sa bike niya ay natanggal na nang hindi niya nalalaman na maaring maging senhi ng pagtumba at pagsemplang niya sa kalsada. Bilang isang kaibigan, papaano ka magmamalasakit sa kanya? Ayan, ngayon Lian, papaano ka kaya aaksyon sa kaibigan mong hindi alam na ang kadena pala sa kanyang bike ay natanggal na? Teacher, papaalam po din po sa kanya na sira po ang bike niya tapos para po hindi po siya malungkot na hindi po na muna nakakapag-bike, ipahiram ko muna po yung bike sa kanya po. Tapos po, teacher, sasamahan ko po siya na ipaayos ko yung bike niya para makapag-bike ulit po kami. Ayan, mahusay, Lian. Dahil dyan, ikaw ay may tanong. Napakaganda ng iyong sagot. Natutuwa ako na iniisip mo ang mga ganyang bagay kagaya na lamang ng pagpapaalam sa iyong kaibigan sa sitwasyon ng kanyang bike at pagpapahiram muna ng iyong bike para ang iyong kaibigan ay hindi na lumungkot. Pati na rin ang pagsasama sa kanya na ipaayos ang kanyang bike. Ngayon mga bata, ang inyong mga sagot ay tunay nga na nagpapakita ng pagmamalasakit sa inyong kaibigan. At alam ko na kapag ang mga bagay na ito ay totoong nangyari sa inyong buhay, alam ko kung papaano kayo aaksyon at papaano kayo gagawa ng mabuti sa inyong kapwa. Sila man ay inyong kapamilya, kaibigan o kahit na hindi nyo kakilala. Dahil kayo ay talaga nga namang mahuhusay, kayo ay may thumbs up lahat kay teacher. Dahil kayo ay very... Ngayon naman ay titingnan natin kung ano ang mga naalala nyo sa ating pinag-aralan na tungkol sa pagmamalasakit sa kapwa. Makikita nyo dito sa chat box ng ating Google Meet, meron doon link na pwede na papunta sa Jamboard. Maari kayong magpatulong sa inyong mga magulang or guardian o kung kaya nyo mag-isa, mas mabuti. Nakita nyo ba mga bata? Apo, teacher. Yan. Nakikita ko na nandito na si Lian. Si Faye. Sila Sena at Mika. Nakita nyo ba ang link? Apo, teacher. Loading na. Okay. Ayan, si Sena nandito na. At si Mika. Ayan na ako, teacher. Okay. So, tuturuan ni kayo ni teacher kung paano gumamit ng Jamboard. So, sa ating gawain ngayon, mamaya ay may katanungan o panuto sa mga gagawin natin. Pero sa aking halimbawa, papakita ko lang sa inyo kung paano maglagay ng sagot. So, dito, ang hinahanap ay
mga kulay at mga hayop. Kaya pupunta kayo dito sa sticky note na button. At dito sa sticky note button ay pipili kayo ng kulay. Pero mamaya ipapakita ni teacher kung anong kulay ang para sa kanino sa inyo. Mamaya makikita nyo may listahan doon kung anong kulay ang gagamitin nyo. So, halimbawa, si teacher gusto, ang kulay niya ay dilaw. Ang sagot niya sa mga hayop ay aso. Ang ikiklik ko ay save. At makikita ko dito ang aso. At ilalagay ko siya doon sa kung saan dapat siyang nakalagay. Naiintindihan nyo ba mga bata? Apa teacher! Apa teacher! Ayan, apa. Mabuti naman. Handa na ba kayong makinig sa ating panuto para sa gawain ngayon? Apo! Sinong maaring magbasa na ating panuto? Faye, sige, pakibasa. Gawaing upuan, panuto. Ilagay ang sagot sa digital sticky note sa kung anong pagmamalasakit sa kapwa ang pwedeng gawin sa bawat lugar na ibinigay sa bawat kahon. Magbigay na isang sagot bawat hugis. Ayan, salamat Faye. Naintindihan ba ng lahat ang ating panuto? Apa, teacher! Ayan. May katanungan ba? Wala, wala po. Ayan. Okay, sige. So, ito ang mga kulay na gagamitin nyo sa pagsagot para alam natin kung sino ang sumasagot at mamaya ay hindi tayo magkalituhan. Okay. Tandaan nyo ang inyong mga kulay, mga bata. Okay, teacher. Okay. Ito na ang ating mga kategorya sa ating gawaing upuan ngayon. Pagmamalasakit sa kapwa sa tahanan, sa paaralan, sa park, at sa kalsada. Maari na kayong sumagot kung wala kayong katanungan, mga bata. Meron kayong 4 na minuto para magsagot. Teacher, tapos na po ako. Ayan. Okay, Mika. Sige, hintayin lang natin ng iyong mga kamag-aral. Sige po, teacher.
Tapos na ba ang lahat, mga bata? Tapos na ako, teacher. Tapos na po ako, teacher. Ayan, mahusay. Ngayon naman, kada kategorya ay magtatawag ako ng isang kulay. At kung anong kulay ang tawagin ko, ay siya ang magbabahagi ng kanyang sagot. Malinaw ba, mga bata? Apo, teacher. Yeah. Para sa una nating kategorya, nasa tahanan, ang kulay na pipiliin ko ay kulay luntian. Sino ang kulay gumamit ng kulay luntian? Teacher, ako po. Sige, Sena, pwede mo ba ibahagi ang iyong sagot? Ang sinulat ko po ay pagtulong sa gawaing bahay. Ayan, tama yan. Anong mga gawaing bahay ang ginagawa mo para makatulong sa bahay nyo? Teacher, ngayon po ang ginagawa ko, naghuhugas ng pinggan. Tapos po, tinuruan na din ako magsaing ni nanay. Mabuti naman, Sena. Sa tingin mo ba ang pagtulong sa bahay ay magandang... Ay, wait lang. Ano ba? Huh. Halimbawa, ano po mamalas akin? Sa tingin mo ba ang pagtulong sa gawaing bahay ay magandang halimbawa ng pagmamalasakit sa kapwa? Opo, kasi po napapagaan po yung gawain ng mama, tapos po natutuwa din po sila, nasisiyahan sila kasi tinutulungan ko sila. Ayan, tama. Mahusay, Sena. Dapat tayo ay tumutulong sa ating mga magulang sa gawaing bahay para mapagaan ang kanilang gawain at mapasaya natin sila. Sa pangalawang kategorya naman sa paaralan, ang sasagot ay ang kulay dilaw. Sino ang kulay dilaw? O, sige, Faye, pwede ka na sumagot. Teacher, may sinulat ko po dyan. Pagtulong kay teacher sa pagbura ng nakasulat sa board. Bakit ayun ang iyong sagot, Faye? Kasi po, teacher, di ba po maganda po na imbis po utusan ay magkukusa ka na lang po. Kasi po, teacher, mag-uutos pa po si teacher. Kaya ang ginagawa ko po ay magkukusa na lang po ako ng pagbura sa nakasulat sa board. Para po hindi na siya magtanong pa or tumawag pa po. Ayan, napakabait mo naman, Faye. Tama yan. Dapat, kahit hindi tanongin na isang tao, pag nakita nyo na kailangan niya ng tulong, ay kusa tayong tutulong sa kanya. Sa pangatlo naman ay sa park. Ang sasagot naman ay kulay blue o asul. Sino ang sa asul? Teacher, ako po. Mika po. Sige, Mika. Sagot ka na. Teacher, yung sagot ko po, pagtatapon ng basura sa basurahan. Kasi po, para po hindi po mahirapan yung mga naglilinis sa park, para po matulungan natin sila na makapaglinis po ng mas mabilis. Tama, mahusay. Dapat tinutulungan natin ang mga nagtatrabaho na maglinis ng ating paligid kasi sila ay nahihirapan din at marami din silang ginagawa at ang pagtulong natin sa kanila ay maliit na bagay para mapasaya sila. Sa pang-apat at panghuli naman, ang sasagot ay kulay pink o rosas. Sino ang sa rosas? Teacher, ako po. Ang sinulat ko po sa kalsada, teacher, pagsusunod sa rules po ng kalsada po para po kapag sa mga rules po sa kalsada, pag sinusunod po natin, nakatulong po tayo sa mga taong nasa kalsada din po para iwas po ng gulot sa kanang kalat po, teacher.
Ayan, ayan, tama, Lian. Ano ang mga rules sa kalsada ang sinusunod mo? Huwag pong magkakala. Tapos po yung sa pandemic po ngayon, huwag pong lalabas ng hindi naka-face mask at face shield. Ayan, mabuti naman na sinusunod mo yan kasi hindi lang yan nakakatulong sa mga tao o sa kapwa natin. Nakakatulong din yan sa sarili natin para tayo ay maging ligtas. Ayan, nakikita ko naman na nakinig talaga kayo sa ating talakayan kanina. At ang mga sagot nyo ay magaganda at puno ng aral. Natutuwa at nagagalak ako. Kaya bigyan nyo ang isa't isa ng tatlong bagsak. 1, 2, 3. Ayan, very good. Ngayon naman, dahil naintindihan nyo na ang ating talakayan kanina, meron lang ibibigay na simpleng ng aralin. Sino ang pwedeng magbasa ng panuto ng ating takdang aralin? Faye? Sige, Faye. Panuto, magdikit ng larawan na nagpapakita ng pagmamalasakit sa mga kabilang sa pamilya sa loob ng tahanan at sumulat ng maikling paliwanag. Thank you, Faye. Naintindihan niyo ba, mga bata, ang ating panuto at ang gagawin sa ating takdang aralin? Opo, teacher. Ayan. May mga katanungan ba? Wala po, teacher. Kung ganon, salamat at paalam, mga bata. Paalam, teacher.